Nel, ano ba ang sagot ng Pangulo sa mga paratang sa kanya? Yes, Jude, bago nga siya pumunta dito sa Vietnam, ay sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga katanungan ng media. Kabilang nga dito yung mga paratang sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit umano siya ng illegal na droga. Ayon kay PBBM, maaaring ang dahilan kung bakit nakakapagsalita ng ganito ang dating Pangulo ay dahil sa fentanyl. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago, something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya kalagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him than this. Hindi sila hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Nantanongin ng media kung siya ba ay gumagamit ng illegal na droga na gaya ng pinaparatang sa kanya. Sagot naman ni Pangulong Marcos. I won't even dignify. Samantala, bandang alas 3:05 ng hapon dito sa Hanoi at alas 4 naman dyan sa Pilipinas ay dumating na dito sa Vietnam. Si Pangulong Ferdinand Marcos at delegasyon para nga dito sa dalawang araw na state visit. Pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Vietnam, ang pangunahing layon ng state visit. Ilang kasunduhan ang inaasahang malalagdaan. Kabilang na dito ang ukol sa maritime cooperation ng dalawang bansa. And maritime cooperation will be one of the cornerstones of the strategic partnership which we are going to forge and that we hope to strengthen this aspect during my visit to promote peace and stability in our region. I will also discuss cooperation in defense and security, trade and investments, education, tourism, as well as regional and multilateral issues of concern. Sa unang araw ng schedule ng Pangulo dito sa Hanoi ay una niyang makakaharap ang grupo ng mga negosyante ngayong hapon na ito. At pagkatapos nito ay magkakaroon siya ng pulong sa Filipino community ngayong gabi. At may mga kababayan na sa atin na nag-aabang na dito sa venue. Siguro mga 10 meters away lang tayo dun sa venue ng Filipino community. At mamaya, naasahan din natin na magsasalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan gaya ng mga tradisyon na ginagawa niya ay nilalatag niya yung mga programa ukol sa mga overseas Filipino workers kung paano yung matutulungan yung ating mga kababayan abroad. At bukas naman sa ikalawang araw ng state visit ng Pangulo Jun ay haharap na si Pangulong Marcos dito sa mga matataas na opisyal ng Vietnam. Kabilang na makakapulong niya ay si Vietnamese President Vo Van Thung at Prime Minister Pham Minh Chinh. At patuloy tayong tututok dito sa state visit ng Pangulo dito sa Vietnam kung ano yung mga magiging mga kasunduan na malalagdaan. At bukas hanggang bukas ay magbibigay tayo ng update ukol nga dito sa mga magaganap dito sa state visit ng Pangulo dito sa Vietnam. Jun? Oh, Nel, na-clarify nyo ba kanina doon sa pagsagot ng Pangulo doon sa sinasabi niya pag-take ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl, yung mga epekto nito? Na-clarify nyo ba sa kanya to? Kasi may mga epekto yung gamot na yan, di ba? Kasi nga, painkiller yan, pwedeng mag-hallucinate, pwedeng magkaroon ng anxiety. Meron ba malabanggit na mga ganon? Sa ngayon, wala tayong makuha pang detalye kay Pangulong Marcos dahil medyo limitado lamang yung oras na ibinigay sa atin kanina dahil paalis na siya, papasakay na siya ng eroplano nung nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-ambush interview ang Pangulo. Pero maaari itong press briefing namin bukas dito sa Pangulo ay maaaring maitanong pa namin yung mga issue na yan. Pero lumalabas nga, medyo seryoso din naman yung Pangulo nung sinabi niya itong
issue na ito na ukol nga dito sa gamot na ito, June, na tinitake nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi pagtitingnan mo yung mga sinabi nga ng Pangulo, talagang parang tingnan ng mga doktor naman, parang may concern na dapat matingnan ng doktor yon kung dapat ba mong ipagpatuloy yon, o parang short of saying na baka kasi highly addictive, sabi, di ba, Nel, di ba, highly addictive. Tapos may mga side effects nga. Kumbaga, marami pang kaklaruhin, ganun, Nel. Marami pang kaklaruhin dyan, John, dahil maaari ang medyo yung naging statement ng Pangulo kanina, ang concern niya, yung health din ng dating Pangulong Duterte. Kung makikita kasi natin, yun ano, nung panahon pa nung kampanya, si Pangulong Marcos, kapag siya ay sumasagot sa mga issue, lalo na yung mga binabatong mga issue paratang sa kanya, eh hindi siya yung gumagante na parang ng masamang salita. Kumbaga, siya ay very plain dun lamang sa pagsasalita niya. At ngayon nga ay nakita natin kung paano yung kanyang pagsagot. Kumbaga, ang concern pa rin niya, yung kalusugan ng dating Pangulo. Pero may mga iba pang issue tayo na medyo nakabinbinpe na yung mga dapat pang sagutin ng Pangulo na ibinabato nung kabilang panig sa kanya, na inaasahan natin na sasagutin sana ng Pangulo, kabilang dyan yung kamusta na ba yung relasyon nila ni Vice President Sara Duterte Jr. Tingin mo ba, Nela, sa inyo ba dyan, pag mag-cover ngayon, makaka-apekto ba ito sa pag-visit ni Pangulong Marcos dyan sa Vietnam, sa mga trabaho niya? Sa ngayon, hindi eh. Dahil nakalatag na yung mga schedule ng Pangulo dito, nakafocus siya eh. Kaya kanina lang ay talagang sinagot lang niya yung isang mga issue na talagang, kasi before yung arrival ng Pangulo, nangungulit na kami ng mga pagsagot ng Pangulo doon sa issue. So, nagbigay siya ng pagkakataon para sagutin yung isang issue na ito para makatutok nga dito sa state visit na ito dito sa Vietnam. So, nakita naman natin ng Pangulo magmula nung pag-aakyat niya ng eroplano, pagdating niya, naka-focus naman at katunayan nga, may pulong agad siya pagdating nga dito sa Vietnam. At haharap siya sa Filipino community, at mamaya abangan din natin yung magiging talumpati ng Pangulo. Magbibigay tayo ng update tukol dyan. Ginel, patuloy kami nga ang tabay sa mga development sa pagbisita ni Pangulong Marcos diyan sa bansang Vietnam.